Para po sa mga magtatapos ng high school sa susunod na taon, magiging abala na sila sa pagkuha ng college entrance examinations ngayong taon tulad ng OCAP. Alamin ang ilang tips at paalala ng ilang eksperto sa report na ito. Mahigit 80,000 estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa ang sasabak ngayong weekend sa UPCAP o UP College Admission Test. Pinakamalaking bilang daw ito sa kasaysayan ayon sa UP Director for Admission na si Professor Gerald Franco. Pero sa bilang na ito, 12,000 hanggang 13,000 estudyante lang daw ang kayang tanggapin ng universidad. You know, we make the exam an aptitude-based exam rather than an achievement-based one, you know? It's quota-based, no? Yung qualification is quota-based. And habang dumadami yung nag-e-exam, syempre, dumadami yung competition. Pero huwag mawala ng pag-asa dahil sakaling di umabot sa quota ng kursong nais pasukan. One option is for them to appeal for reconsideration, specifically dun sa ibang campuses. Another alternative is for them to enroll in another school, in another university for 1 year, and then apply for transfer after 1 year. Wala nang exam yon. Mga tanong tungkol sa language, math, science at reading daw ang lalabas sa exam. Payo naman ng isang instructor mula sa review center. Alright, the usual problems in an entrance exam is multiple choice questions. So basically, it would appear easy kasi nga the choices are right there. But you have to be very careful. If it's a math problem, it's more of the critical thinking skills that is being tested. Yeah. Now for the language part, it's usually more on the grammar followed by vocabs. Dagdag na paalala, bilisan ang pagsagot sa exam dahil limitado sa 5 oras ang pagsagot nito. Maaring magdala ng jacket at pagkain habang nag-e-exam. Isang araw bago mag-exam, gumawa ng aktibidad na makapag-relax sa inyong katawan at isipan. Tiyaking nakapagpahinga na mabuti at dumating na maaga sa araw ng pagsusulit. Reviewing is comparable to a glass of water. Kapag pinuno mo ng sobra yung glass of water, natatapon lang, di ba? So yung natatapon, malay nyo yun yung lumabas sa exam. Sayang, di ba?